What is up guys? So magandang umaga sa inyo. It's June 28 na, 5:54 AM. And then, pasok na agad tayo sa chart ni Bitcoin. No? So earlier today, at around yun, 2:17 AM yan, may nakita ko dito ng ano, parang double top pattern. No? So paano ko siya nasabing possible na double top? It's because double top is a pattern na should be formed after an uptrend. So ito, kita natin dito na galing tayo sa isang uptrend. And then yan, first attempt and then second attempt, nag-failed. So if mag-break itong ating neckline, which is itong area na to, we will be targeting at around 31.5K, no, level. So ayan, tingnan natin ngayon kasi ngayon dito sa 1 hour time frame is tinetest niya pa itong ating EMAs, no? EMA 20, 50, and 100. But tingnan natin if mabibreak niya yan. So, kung wala pa kayong position, so much better to wait for a good timing kasi malapit na mag 8 AM, so pasara na yung daily candle, no? And then, bakit ko nasabi na possible maging mag-play out itong double top? Achoo! Excuse me, no? It's because dito, no? So, nakita tayo dito ng bearish divergence. Ito. Ibayin natin color. Color white. And then dito is medyo pataas siya, no? Ayan. So, another one is ito. Ito, hindi ko alam if i-consider nyo siya as valid, pero ayan, ayan siya. So, maliit lang naman siya, pero tingnan natin if that will be the reason why magpe-play out itong ating double top pattern dito sa 1 hour time frame, no? Kasi ngayon, dito sa area na to, dito sa area na yan, ang dominant ngayon sa tingin ko is yung ano, red candles, pero mas malalaki pa rin yung green candles dito sa area na to galing sa uptrend, and then unti-unti siya nagbago, and then nagkaroon ng bullish engulfing. Mas malalaki ngayon yung body ng ating red candles, so that is also a sign of reversal for me, no? So maaari siyang bigla na lang mamaya 8 AM, possible na bigla na lang ma-hit yung target, di ba? So yun, tingnan natin kung anong mangyayari, no? So, if this will be playing out, ayun nga, target natin will be 31.5K, basta dito, 31.4K, no? Kasi nga, ito, patulad na sinabi ko is, ito yung base sa Fibonacci natin, itong resistance area na to, yung box na yan, pati to. So, ito yung possible support niya. So, possible niya i-retest din to. Kasi mula nung umakit siya, hindi po siya nag-retest dito, no? So, ito naman, if this is a symmetrical triangle like this, ibahin natin kulay, violet. And then, ang support niya is ito din, yung line na yan. Target niya is ito, no? Possible na ito yung target niya. And then, ay, kabayo moons. Nahit na niya yung target, no? So, we'll see kung ano mangyayari pa dito. So yan, nagkaroon tayo ng mga bearish divergence na maliliit. No? Siguro, lipat naman tayo dito sa ating mas malinis na chart. Tamba dito. Oh, yan. Tingnan natin to, no? Kasi dito, gumawa na siya ng lower high. Pero checking sa ating EMA ribbon. Yan, tinetestik niya ngayon yung ating EMA ribbon pala, no? So, hindi natin na-check yung kanina. So, ito. Yan, chine-check na niya ngayon yung ating nire-retest niya yung ating EMA ribbon. Which is, kapag ka nag-fail siya to be a support, didiretso yan dito pababa, no? Siguro, kapag bumaba yan dyan, possible na ako mag-ano, short dito sa neckline. So, ngayon, so far time frame, still bearish pa rin tayo. Kasi hindi pa rin tayo nakakabasag ng ano,
EMA Rebound sa 4-hour time frame. Kasi kita nyo, nung huling binasag ni Bitcoin yung ating EMA Rebound sa 4 hours, nagkaroon siya ng malaking pump. You know, sakto. Boom! Diba? Kahit dito, boom! Ang laki ng ano, green candle. Diba? So, tingnan natin kung babasag na niya yan this time. Diba? Kasi wala pa tayong reversal pattern na nakikita bukod dito sa ano. Gusto sana natin magkaroon ng ano 4-hour time frame na pattern para kasi mas malakas 'yon kapag 4-hour time frame, no? So tingnan natin kung ano mangyayari. Then kung pupunta tayo sa daily, as usual, bearish pa rin tayo, no? So ngayon nasa ilalim na tayo nitong ating tawag dito. Itong ating neckline ng ating crazy Bitcoin analysis, no? So, ayun pala, pag na-test niya itong ating resistance dito sa ating in-expect na head and shoulders and mag-fail siya, possible na rin siya mag-fail dito sa retest ng neckline, no? So, possible na siyang dire-diretso pa baba. For me, no? That is for me. So, ayan, dito sa weekly, ito na yung ating weekly chart, no? Nasa bingid na tayo. Diba? Ano ba tong guhit na to? Nakikita nyo, may isang, ano na lang, isang portion na lang EMA ribbon yung nag-hold. No? So, kung mamaya 8 AM is, bago mag 8 AM is, mag-close yan under dyan, possible pa rin naman maging ano pa lang siya, fake out. Kasi maliit pa lang na portion ng body. Pero kung magiging malaki yan, halimbawa, magbe-break yung ating itong ating double bottom, which is magli-lead siya makapunta dito sa around 31.5k. So, malaki ang chance na magdire-diretso siya pababa, no? So, tingnan natin kung kakayanin ng masustain yung Bitcoin. No? We'll see. So, mamaya 8 AM is weekly and daily candle close. So, that should be paid attention in my opinion. Kasi kung titignan natin dito sa daily, may malaki siyang wick sa taas, no? Ang high niya is 33.5K, which is sa resistance. This could be, ano, something terrible for me. Kaya tingnan nyo, ang laki ng red candle, sinubukan niya mag ano, recover, pero meron ulit ng bearish engulfing. So by Tuesday, possible ulit na, so by Wednesday, magkaroon ulit ng ganito, kung ibe-base natin dito sa history. After 3 days, flush, 1, 2, 3, palibukas yung 3rd day, Tuesday. And sa Wednesday, possible ulit siya mag-flush pababa, no? So that is not a financial advice, pero observing sa ating volume is habang tumataas yung price niya sa daily, mababawasan yung volume, no? So same as dito sa ating ano, pababa. So tingnan natin kung ano mangyayari. Yun lang guys. Quick update lang, no? Gutom na kasi ako. As always, secure profits and protect your capital. And let's go.